Hello mga kaboodle. Yes, we are here again. My room. This is my studio. Welcome to my 318 subscribers. 318 na ang nabubudol natin sa channel na to. We are growing mga kaboodle. So, wala na tayong intro. Let's go to my video. Oh, bigyan kaya natin ng intro. Welcome to Larry Boy TV, where I'll be talking about anything related to budol, be it budol sa pag-ibig, budol sa investment, anything na may budol. So, this is your channel. For today's video mga kabudol, pag-uusapan natin kung paano tayo mag-earn ng 100,000 pesos sa MP2 sa pag-ibig MP2. Okay, as dividends. Yes, tama ang nadinig mo. 100,000 pesos. Paano? Hear it from me. If you have 250,000 pesos in your bank account na natutulog lang, I will advise you, take it out and put it in sa Pag-ibig Fund as Pag-ibig MP2. Paano? Ang tanong, paano mag-earn yung 250,000 ko sa Pag-ibig MP2? Guys, ang average dividend sa Pag-ibig MP2 in the last 3 or 4 years ay 7.5%. Okay? So, ganito guys. Yung 250,000 mo at the end of first year, pag binagsak mo siya sa MP2, mag-earn siya ng 18,750 pesos. Ito yung screen, papakita ko sa inyo. So, nakikita nyo sa year 1. 250,000 at 7.5% dividends, it will earn 18,750. So at the end of year 1 or at the end of first year, your total savings sa MP2 will be 268,750. Yun ay kung hindi mo kukunin ang 18,750 na dividends, kung i-invest mo siya or hindi mo siya kukunin. Kasi there are two options sa payout ng dividends sa Pag-ibig MP2. Yung una, annually, bibigay sa'yo, i-credit sa account mo ng Pag-ibig, or i-hold mo siya until maturity date at the end of 5th year. So, ang calculation na to is pag hindi mo kinuha yung 18,750 mo annually sa Pag-ibig Fund. Kasi pag kukunin mo siya, ang pera mong mananatili sa Pag-ibig is 250 lang. So, 250 lang ang tutubo. Sa calculation na to, aabot siya at the end of 5 years ng 108,907.33 as dividends kung hindi mo kukunin yung dividendo mo. Yes, tama po ang calculation natin. At an average 7.5% annual dividends, your 250,000 will become 358,907.33 sa Pag-ibig MP2. Bakit? At the end of year 1 or at the beginning of year 2, nakikita mo sa screen, your money sa Pag-ibig MP2 is 268,750. Mag-i-earn siya ng 7.5%. Multiply mo. Kunin mo yung calculator. That will be 20,156.25. So, at the end of second year, ang total mong pera sa Pag-ibig Fund is 288,906.25. So, yung 288,000 na yan, yan yung mag-i-earn ng dividends. So, nakikita mo yung diferensya. Kung kinuha mo yung mga dividendo mo, na ngayon 18, tsaka 20, 38,000, pag kinuha mo yan, yung pera mo sa Pag-ibig is still 250. So, 250 lang yung mag-i-earn ng 18,000. So, dahil hindi mo siya kinukobra yung dividendo mo, nag-accumulate yung dividends mo, nag-i-earn din siya ng another dividends. So, at the beginning of year 3, sa 288,000 mong pera, ang posibleng kitain niya at an average of 7.5% dividend rate is 21,667. So, at the end of year 3, ang total mong pera, 310,000 something na. So, kumita ka na ng 60,000. Instead na 18,000 lang times 3 na 54 something na or 55,000. So, kumita ka na dito ng 60,000. So, until at the end of fourth year,
23,000, so mapapansin mo, increasing yung dibidendo mo. Kasi nga, kumikita yung pera mo na malaki, mas malaki na. So at the end of 5 years, nakita mo, 25,000 na yung dibidendo mo. Kung nakasteady yung dividend rate sa 7.5, kung tumaas pa sa 8% ang dividend rate. So at the end of 5th year, pag tinotal mo yung dividends mo per year from year 1 to year 5, total dividends would be 108,907.33. And your total money na makukuha mo upon maturity, your 250,000 plus the dividends of 108,000, that would be 358,907.33. Saang bangko ka nakakita na kumita ang pera mo ng ganito kalaki at the end of 5th year? Guys, this is a massive dividend income sa pag-ibig MP2. Wala kang lugi. Ito nga yung sinasabi ko, this is different from other stock investments na pwedeng sumadsad yung value ng stock or your market value ng stock. Pero yung dividend dito sa pag-ibig fund, hindi siya bababa sa 5%. Base sa history, in the last 10 years, hindi ang average niyang rate is 6%. Okay? But in the last 3 years, nasa 7.7 something percent plus siya. Okay? So guys, this is real. Walang budol dito. Sa pag-ibig tayo magpabudol, but good budol. Okay? Wala, hindi naman lahat ng budol yung masama eh. Sa pag-ibig, pag nabudol ka ng pag-ibig, I mean, nagpabudol ka, nag-invest ka, that is a good budol. Okay guys? So ano pang hinihintay natin? Invest na sa pag-ibig fund. I'm not an employee of pag-ibig fund. I'm just encouraging you, kung may pera kang malaki, lagay mo na sa pag-ibig fund. Okay? Okay ba yun mga kabudol? Yun lang po. Yun lang po ang kwento natin today. Wala akong ibang maipos. But I was calculating kasi I was parang nanghinaya ako dun sa ibang investment ko na hindi gano'ng kumikita o dun sa mga ibang pautang ko na hindi tumutubo. Nasayang lang yung pera ko. Hindi naman nasayang in the sense na alam mo yun, nakatulong ka. Kaya lang, malaki yung iba, diba? So anyway, sana wag naman nilang kalimutan at nang mai-invest ko sa pag-ibig MP2. So kung sino man yung magbabayad sa akin, for sure ilalagay ko siya sa MP2. Kung masisingin ko yung mga may utang, ilalagay ko sa pag-ibig MP2 para mag-earn siya. Mabawi ko man lang yung mga nawalang opportunity sa dividend income. Okay? Okay guys? So don't lose this opportunity. If you have money na nakaset aside lang, invest mo na sa MP2. Okay? Parang gusto ko nang ibenta yung mga properties ko at i-invest na dito sa pag-ibig fund. So yun lang guys. Bye mga kabudol. Until my next video. See you. Please don't forget to subscribe. If you are new to this channel, please click the subscribe button and support my journey. See you. Love you guys.